Hi, this is Jam of Pedalboard PH. Demo tayo ngayon ng Boss Katana. And siguro EQ philosophy ko din about yung rhythm, heavy tone. Normally, I'm known to use yung Boss Metal Zone na pedal. Pero sa loob ng Boss Katana, pag ginamit mo yung Boss Tone Studio, pwede mo din lagyan mismo ng Metal Zone din sa loob ng effects niya. So yun yung demo ko ngayon. And some EQ tips. Normally, pag medyo metal tone or heavy guitar tone, synonymous yun sa medyo trebly, medyo low-endy, medyo chuggy. And most younger players tend to derive their tone from sa mga albums. So technically kasi yung mga recorded na albums, of course, they've been engineered, they've been mixed, na-master na rin yun. So kung yun ang kinukuha mong tone pang live mo, medyo magiging manipis yung sound na mangyayari, lalo na pag kasabay mo yung banda, lalo na sa drums. Because yung treble and presence and yung high end na nagagawa ng cymbals, ng snare, and yung air, lalo sa vocals din, masasapawan ka din eh. So technically, nakikita ko maraming ginagawa. Kinakat nila yung mids to the point na zero siya, pati sa pedal. Nothing wrong with that sound, pero pag recording, okay yon kasi as layer, parang yung ginawa ng mga unang Metallica, di ba? Actually, very tight na sound yon, parang rectifier. Although, in theory, pag nilakas mo kasi yon, ang tendency kasi pag live, pag walang mids, mahina yung volume. So, malaking bagay talaga yung mid control. Yeah. So, ang tendency, most players will pump the master volume. Again, nothing wrong with that sound. Maganda nga siya actually pag ikaw mag-isa eh. Magra-rattle talaga yung low end nun. Pero yun nga, pag sumabay na yung banda, pag sumabay na yung cymbals, sumabay na yung vocals, parang tumitinis yung sound. So, meron din konting pros and cons sa paggamit ng mids. So, pag ikaw mag-isa, it might not sound as good pag yun nga pag solo. Pero once context na ng band, dun mo mapapasalamatan ng mid control knob. Normally ako I tend to lagay ko siya sa mid, sa middle, eksakto. Middle, tapos sa mid lang siya. Now it sounds louder. It sounds punchier. It sounds beefier in my opinion, ha? Ito yung sound na kahit mahina lang yung volume mo sa stage, this will cut through kasi yung mids niya pronounced. Siguro nasa between 400 to 800k yon kung if you want to be technical about it. So yun eh. Pag sumosobra naman yung mid, masyado naman honky. Nothing wrong with that sound. Normally yung ganung sound na high gain tapos full mid, pang lead talaga siya eh. Kasi talagang lahat ng notes maririnig mo and extra volume na din siya, I guess. So ako, pag meron akong ganitong sound na metal zone, nagamit ko yung katana, I'll tend to lagay ko lang sa middle yun. And sa low end naman, normally nakikita ko din sa mga new players, they tend to max out din ng bass. Again, di lahat ng amp ma-accommodate yung ganun level ng low end. Lalo na technically yung sound ng low end sa mga amps is more suited pag may subwoofer ka. Yun talaga yan eh. Hindi naman ibig sabihin na meron siyang control na pwede mag-full, i-full mo siya. Ako din, again, normally siguro nandito lang siya sa either half or something, sa mga ganyang level. Alam ko okay na sa akin to eh. Again, ang philosophy ko din doon, kasi may bass player ka na eh, di ba? Technically, yung frequency ng bass, nandun sa level na kung saan mo siya gustong i-chag-chag eh. So, bigyan na natin yung space na yun sa bass player and sa kick drums.
yung dalawang yon, yun yung talagang magbibigay ng heavy sound sa, I think, sa bands. Ang nangyayari kasi naglalaban yung frequency ng bass and ng guitar, dahil pareho silang kumukuha. Kunwari, dalawang guitar player, lahat sila naka todo low end. So, ano pang gagawin nun ng bass player, di ba? Ang so parang ang gagawin niya, ilalakas niya din ng low end niya, magiging tunog sabog yung band. So yun yung iniiwasan sana natin. So ganun din nung sa treble, hindi ibig sabihin may pwede kang mag-full eh, i-full natin. Syempre, moderate din. Ito yung nagpapa-piercing kasi ng sound. Yes, actually maganda pag ikaw mag-isa, pero again, in context dapat tayo palagi pa nag-EQ tayo. So ako siguro konting boost lang siguro sa sound na to. Sa sound na yun, okay na ako dun eh. Hindi ko nagagalawin actually yun eh. Pag in-off ko naman siya, this will sound muffled of course. Siguro sa layers pwede yun, pero increase mo dahan-dahan, makikita mo yung sweep ng treble. Yun, sa sound na yun, lumabas na yung technically gain structure ng metal zone eh. Dun, okay na ako dun eh. So, yun, pag use EQ with a grain of salt, parang ganun. Know the frequencies na may papalabas nila. I recommend start mula siya sa half. And then, sabay, una mong itutwik siguro yung mid eh. Kasi yung mid talaga yung parang nagbibigay ng character sa kahit anong distortion pedal. Kung sa distortion pedal mo, like the S1, wala kang mid, you will get that sa amp eh. Dun ka mag-a-adjust to suit the taste. So, kaya ako din, yung preference ko ng mga distortion pedals like yung Metal Zone, is sinahanap ko yung mid control kasi napaka-powerful talaga ng mids. Alam ko, thesis topic to yung pag-use ng mids sa, lalo na sa live context. Pag-recording, ibang discipline din yon. Siguro next time i-tackle din natin yun. Pero ako, ginagamit ko yung mids to make the guitar cut through talaga eh. Kasi technically, mid-frequency, ito yung magde-define ng character ng distortion tone. Also, isa to sa mga nagbibigay ng volume and presence sa mismong guitar sound. Lalo na pag dalawa kayong guitar player, playing with the mids is very crucial to make your sound glue together. Kunyari, yung isang guitar player, konting scoop, and then yung kabila naman guitar player, mas marami ng konti ng mids. So, pag nagsabay sila, yung frequencies na kinakat na offset nung kabila. So, it sounds more full and more tighter. So, ayun, to recap, mids, big part of guitar sound, lalo na sa distortion, rock and roll, heavy sound. Yung bass, you don't need a lot of bass pag live. Give that frequency to the bass player and the kick drum. And then, yung treble, hinay-hinay lang din. Huwag masyadong matinis, huwag masyadong piercing. Mararamdaman mo kagad yung distortion tone, like something like... Doon pa lang, naramdaman ko na okay na ako sa sound din. I don't need to boost this. Ang ibang players kasi, yung newbie players will tend to crank the treble out. I'm not really fan of that sound, lalo pag sa live. Kasi yun yung mga sound na nakaka-fatiguing. Yung medyo tinatawag natin tunog bass, so to speak. So yun nga, marami sinasabi sa metal zone, tunog bass. Eh kasi ang ginagawa nila, tinotodo nila yung treble sa pedal or sa amp. So you don't need that a lot of treble then. Again, this is my opinion and philosophy sa tone. So yun, hopefully may nakuha kayong konti dito sa using EQ. And maraming salamat sa Roland Philippines, Boss PH, and sa Yupangco for trusting me. And ngayon, kung may katanungan kayo about Boss Katana or MS3 or any effects sa Boss, you can PM me anytime. Tapos shoutouts to lahat ng mga members ng Pedalboard PH. I hope magtuloy-tuloy yung mga topics dun na general knowledge about pedals and amps. And ayun, sana may natutunan kayo. Peace out!